Ano po kaya ang maaring gawin ng ating butihing LTO Chief, Attorney Mendoza, para maproteksyonan po natin ang mga kapatid nating motorista laban sa maling pagpapatupad ng batas na ginagawa ng ilang mga pulis at ng ilang mga enforcer? Na ang ginagawa ng ating mga pulis sa mga local units at mga enforcers ay tama, alinsunod sa memorandum na ipinapatupad ng LTO, at nasa ganun po, maiwasan po natin ang mga napiperwisyo na pagmumulta at naaabala sa hanay ng mga motorista. Sa ating lahat, good evening po. Sir Speaker, Sir Sponsor, sa kahabaan po ng EDSA, normal na po ang araw-araw na bol-bol na trapiko at ito po ay nakaka-apekto sa ating lahat. Sa kahabaan po ng EDSA, mayroon pong exclusive bus lane at mayroong exclusive bicycle lane. Maayos po ito at mas ligtas ang mga sasakyan na dumadaan dito. Ang motorcycles po na dumadaan naman sa kahabaan ng EDSA ay may tinatayang bilang na 175,000 araw-araw. At ang iba namang mga sasakyan po, excluding buses, ay may bilang na 252,000 araw-araw. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, ang bus lane po at bicycle lane sa kahabaan ng EDSA ay napatunayan na po na maganda, ligtas at maayos para sa mga motorista. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, maaari po bang malaman sa DOTR kung sila po ba ay may balak o maaring pag-aralan ang problema dito sa EDSA kasama ang MMDA para sa posibilidad na maglaan ng exclusive motorcycle lane sa EDSA para sa mga riders na tinatayang 40%, at maglaan naman po ng dalawa o higit pang lanes para sa other vehicles na tinatayang 60%. Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Yes, dear colleague, DOTR has confirmed that they have kept an open mind in studying such an option given the numbers that you have mentioned. And considering where EDSA goes, so goes the road situation of Metro Manila. If we could do it in EDSA, hopefully this will cascade in some other roads. So as far as the said option, as you mentioned, they are very much willing to study the said options. Thank you, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, my next issue and concern is about motor vehicle registrations. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, sa mga small motorcycles or low CC, ilang taon po ba ang registration na binibigay ng LTO sa mga ito? Is it 1 year or 3 years? 3 years. Ibig po ba sabihin yung mga ordinary motorcycles, yung maliliit na motorsiklo, ay 3 years na rin po ba ang ini-implement ng LTO? Tama po ba, Mr. Sponsor, Mr. Speaker? If it is brand new, dear colleague, they implement the 3-year. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Sponsor, dito po sa ini-implement ng LTO, kaugnay sa registration ng ating mga sasakyan, meron po silang ini-implement alinsunod sa sinasabing ending plate number. Halimbawa po, nagparehistro po ako ng bagong sasakyan o motorsiklo at ang nakalagay po na PETSA o date sa Certificate of Registration is October 2023. At ang ending plate number naman po is 1. Ano po ang renewal date para sa aking sasakyan? Is it October, after 3 years, October, or January? It would be January, dear colleague. Mr. Sponsor, Mr. Speaker, with respect to our friend from LTO, para mo mas madali nating maunawaan, ipagpalagay po
na 1 year ang covered ng registration. Ibig sabihin pala po, kung ang rehistro ng sasakyan ay October 2023, again, ipagpalagay na 1 year lamang ang covered nito. Para lamang po, mas madali tayong magkaintindihan. Ibig sabihin pala po, after 2 months, ay magre-rehistro na uli ako. Samantalang, kung tutuusin po natin, Mr. Speaker, Mr. Sponsor, parang lugi po dito ang mga car owners. Hindi po ba tama na dapat ang renewal ng aking sasakyan is after 3 years doon sa October para yung aking registration for 3 years ay ma-avail ko at ang LTO naman ay mag-a-adjust to January the following year para sa ganun naman po hindi ilogi ang mga car owners, Mr. Speaker, Mr. Sponsor. They still have to renew by the basis of their ending plate. But there would be a recomputing of said payments. So they don't pay full and it will just be on the basis of that, in proportion to the number of months of the renewal. So recomputing is the operative word, dear colleague. Mr. Sponsor, Mr. Speaker, maraming salamat po. Pero gusto ko pong ipaalam sa ating lahat na dahil po sa sistemang ito, marami na po ang mga motorista, mga car owners na napagmumulta ng 12,000 pesos dahil po sa sistemang ito. Now, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, dahil po sa limitadong oras na inilaan sa akin at ako po ay under instruction, sinasabing may mga activities pa at may mga susunod pang agency na dapat matapos sa gabing ito. Kaugnay po nito, hinihiling po na lang natin na bigyan po ito ng pansin ng ating Honorable Assistant Secretary, LTO Chief, na upuan po natin para huwag pong maperwisyo ang marami nating mga kababayan. Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Yes, dear Sponsor, Mr. Speaker, we take note and they would really carefully study in as far as the recomputing, in as far as making sure that the riding public is not on the bitter end of the stick. Dagdag ko na lamang po, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, sa usaping ito, iminumungkahi po natin na every renewal of registration, mangyari po, ilagay na lamang ng LTO, ano po yung renewal date, para sa ganung pamamaraan po, hindi magkakamali ang police at enforcer sa pagpapatupad po nito, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Yeah, dear colleague, that's a good suggestion and they'll take note of it so as to improve the systems that we have in place. Thank you, Mr. Sponsor. Mr. Speaker, my next issue and concern is about modified muffler or load pipe. Dito po sa modified muffler or load pipe, on the record, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, hindi na po mabilang ang mga motorcycle riders na nahuhuli ng mga police at ng mga enforcers na hindi alam ang tamang pagpapatupad nito. Ito po ay may multa na 5,000 pesos sa LTO at mas mababa naman po sa mga lokal na pamahalaan. Sa kasalukuyan po, Mr. Sponsor, Mr. Speaker, ang Rider Safety Advocates of the Philippines, RSAP, ay may nakasandang isasampang kaso laban sa LTO enforcer sa probinsya ng Leyte at isa po sa probinsya ng Mindoro at isa naman po sa police na nakatalaga sa Las Piñas City dahil po sa ganitong trabaho. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, pare-pareho po tayong public servants at hindi natin ninanais na maperwisyo ang ating mga kasama sa public service pero kailangan po nating gawin ito para proteksyonan ang ating mga kapatid na motorista. Mr. Sponsor, Mr. Speaker, maaari po ba at possible po ba na habang may problemang ganito ay pansamantalang maglabas ng memorandum ang LTO para sa pansamantalang suspension ng panghuhuli nitong modified muffler or load pipe? Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Dear colleague, we will study the options side by side, of course, with the complaints from the community as it comes. But then we assure you that they will study those options that you have mentioned.
Mr. Sponsor, Mr. Speaker, one last issue. Mr. Sponsor, Mr. Speaker, alam po natin at wala naman dapat sisihin sa problema sa plastic cards dahil talagang hindi naiwasan na nagkakaroon tayo ng problema at hindi po natin interes na kondinahin kung sino man ang nagkasala sa usaping ito. Gusto ko lamang pong ipaalam, Mr. Speaker, Mr. Sponsor, na dahil po sa problema na wala pang plastic cards ang ating mga lisensya, marami pong motorista ang nahuhuli ng mga police at mga enforcers na walang respeto sa memorandum na inilabas ng LTO na dapat nilang bigyan ng consideration at huwag hulihin ang mga motorista na nag-expire ang lisensya mula April 2023 hanggang sa kasalukuyan. Mr. Sponsor, Mr. Speaker, ano po kaya ang maaaring gawin ng ating butihing LTO Chief Attorney Mendoza para maproteksyonan po natin ang mga kapatid nating motorista laban sa maling pagpapatupad ng batas na ginagawa ng ilang mga police at ng ilang mga enforcer? Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Coordination with the MMDA, PNP, and other LGUs was put into force by LTO. And just allow me to mention this, dear colleague, the figures about our plastic cards. By March of next year, so that would be March of 2024, the backlog of 2.4 million would be wiped out. So that would be the timeline of these issues that we have with our license cards. Thank you, Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Kaugnay po nito, with respect to our LTO Chief, Mr. Speaker, Mr. Sponsor, iminumangpahi ko na lamang po na muli kayong magpadala ng memorandum sa DILG para po ito ay mabigyang pansin ng mga lokal na pamahalaan para po matiyak na ang ginagawa ng ating mga pulis sa mga local units at mga enforcers ay tama, alinsunod sa memorandum na ipinapatupad ng LTO at nasa ganun po, maiwasan po natin ang mga napiperwisyo na pagmumulta at naaabala sa hanay ng mga motorista. Mr. Sponsor, Mr. Speaker. Yes, we'll do that and we yield to that suggestion, dear colleague. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, sa mga distinguished colleagues, sa mga kasama nating public servants, maraming salamat po sa binigay ninyong oras sa akin on behalf of One Rider Party List. Nakasuporta po kami sa DOTR family. Maraming salamat po. God bless us all.